On process na yung treatment natin. Kailangan na natin na i-treat yung tubig. Bakit ginagawa natin yung treatment? Samantalang, tubig na nilalagay natin dito ay galing sa puso. O kaya galing sa deep well. So, hindi siya galing na wasa. Fresh water siya. Etong ginagawa natin na ito, itong proseso na to, hindi na yung tubig ang tinitreat natin. Kasi given na yung tubig ay natural, walang halong chemical. Di ba? Purong natural, walang halong chemical. Ngayon, ang tinitreat natin ay yung simento. Kasi konkreto to, concrete pond. Yung simento na ginamit natin dito, kasi bago, naandyan pa yung chemical niya. Mga chemical compounds niyan, pag nalagyan ng tubig, a-absorb ng tubig yan. Hindi naman mawawala yon kung hindi natin huhugasan. Pwede mo siyang hugasan, hugasan mo ng asin, pero para mas makuha, para mas maging maganda yung treatment, ay lalagyan natin siya ng mga ganito, yung katawan ng saging, dahon ng saging, para siya yung mag-absorb ng mga chemicals na nandito sa pond. Diba? Parang strainer siya. I-strainer niya yung tubig na nandito. Absorb niya din. Pag tinapon natin, sasama na yung chemical doon sa tinapon na natin. Then, after ng treatment natin, 7 to 14 days, kapag ka meron na siyang nabuhay na kitikiti sa pond na to, pwede na natin siya lagyan ng hito. Kasi tiyak yun, yung hito mabubuhay na. So, yun yung indicator, mga paps, na pwede na tayong maglagay ng hito dito kapag meron na siyang kitikiti. Ngayon, kung hindi ka pa kontento yung araw ng treatment mo, 7 to 14 days, pwede mo naman yan i-extend hanggang 21 days. O kaya, i-drain mo muna yung nauna na treatment water mo, then palitan mo siya. Yung mga dahon ng saging, yung katawan ng saging, pwede mo ulit lagyan ng ganyan. Basta pagkatapos nun, after 7 to 14 days, pag may kitikiti na siya, ayun, pwede mo na siyang lagyan ng fingerlings. Kahit hindi mo natanggalin yung tubig, ang tatanggalin mo na lang yung mga katawan ng saging. Diba? At least, nadala na nung katawan ng saging yung mga chemical compounds na nandito sa tubig. Good morning mga paps. At ngayon ay sisimulan natin yung tinatawag nilang circular pond bioflock design. So ngayong araw na to, sisimulan natin. Meron na tayong dalawang makakatulungan sa paggawa, si Michael saka si Emo. O, sila yung bahala dito sa construction ng ating circular pond. At papakita ko sa inyo yung sinasabi ko na bioflock design. Pero ang gagawin kong sistema, yung traditional system na pag-aalaga ng hito. Ding! Extra! Ito mga paps, pagkatapos ng bagyong Egay ay nagkaroon ako ng pagkakataon na ayusin, i-renovate itong ating concrete pond. Yung bahagi na ito, kulungan din ng baboy ito. Tatanggalan ko na yung bubong na nasira katabilang ng ating circular pond at i-renovate ko rin siya. Ito, dahil mas mababa yung kanyang bakod, dagdagan ko pa ng isang hollow blocks para makuha natin yung 1 meter depth. So ito, dalawa ang gagawin natin, isa dito, saka isa dito. Ang ginamit natin na tubo ay dos. Etong isang ito, ang siyang magiging overflow. Ito. At ito naman yung isa, ito yung magiging 0-0. Isang overflow, saka isang 0-0.
Then mamaya, tapusin na natin itong sahig. Saka yung mga crack na yan, tanggalin na natin yung mga leak. Tapalan natin. Then, i-cure na natin yung tubig nito. Eto mga paps, tapos na yung ating pagsasahig, yung ating flooring. So, bale, ang taas nito mahigit isang metro na. Then, yung isang metro, yun ang kukunin kong level ng tubig natin. Yun ay maximum natin. Maximum level ng tubig, isang metro. Dito, ilalagay natin yung ating drainage. So, simple din lang gagawin natin. O, itong elbow na to, susuot natin dito. So, ayan, masikip naman. Tiyak yun, wala naman leak yan. Yun. Tapos, ang sunod na gawin natin, itong mahaba na to, siya naman susuot natin dito. So, ito na yung kinalabasan. So, mahaba itong nailagay ko dito. Yung isang drainage natin, ito naman yung overflow. Yung overflow ko ay nandito sa baba. Para at least kahit papano, kapag ka-excess na yung water niya, di siya tatatapon. Pero, ganun pa rin, manggagaling sa ilalim yung tubig. Kasi pag manggaling sa ilalim yung tubig na ilalabas niya, pati yung sludge o yung mga marurumi dun sa ilalim ng tubig ay kasama sa paglabas. Etong overflow natin, simple din lang, susuot natin na ganyan. Bale, ito ay tatapat lang dito sa 1 meter na water level natin. Ayan. So, pagka umabot dito yung kanyang tubig, alimbawa, umulan ng malakas, o kaya nasobrahan ko ng lagay ng tubig, pagdating ng 1 meter, itatapon niya dito. Okay, ganyan lang kasimple mga paps yung drainage system natin. Hindi na natin nilalagyan ng kung ano-ano. Pero, in time, eto lalagyan ko to ng valve. Etong main drainage natin, lalagyan ko ng valve. Para, hindi ko nalalagyan ng tubo na ganito. Para pagbukas ko yung valve, diretso dito aagos, papunta rin sa bukid. Ang sunod na gagawin na natin, paps, ay lalagyan na natin siya ng tubig. Bale, dito na dadaan yung tubig niya. Galing dun sa water pump. Mga paps, try uli natin patubigan para makita natin kung merong leak yung ating pond. Bago natin gawin yung treatment sa pond, i-check natin ng maigi kung ito ba ay walang leak. Ayan, so far so good. Sa mga gilid-gilid, wala namang leak. Ayan. Hindi naman nagbabasa yung gilid-gilid niya. Sana pag tumaas yung tubig niya, sana walang leak. Doon mga paps, yung ating makina. Ayan o. Ayan yung makina natin, 6.5 horsepower. Ganyan, kalakas. Naka-idle lang yan, mga pap. Naka-minor mode. So, eto, mga pap, habang nagpapatubig tayo ng ating fish pond, ay gagawin na natin yung treatment sa tubig. Kasi, etong pond na to, bagong gawa, so, kailangan natin na i-treat yung tubig niya. Bago tayo maglagay ng fingerlings dito sa fish pond natin, lalo ang lalagay natin ay maliliit, ay kailangan na matreat muna o gawin muna natin yung natural na treatment
dito sa ating pond. Sa iba, yung mga bioflock, hindi na ganito yung treatment nila sa kanilang pond. Ang ginagawa nila, meron na dyan yung water maintenance. So mas madali na yon. Alalagyan lang nila, hindi ko alam kung chemical yon o kung ano, pero ang tawag dyan, water maintenance. Pero tayo, ay dahil traditional itong ginagawa natin na pag-aalaga ng hito, ay yung traditional din na treatment ng tubig ang gagawin natin. Hindi tayo gagamit ng kung ano-anong mga etios dyan. Ang gagamitin natin ngayon ay yung katawan ng saging. So, ito siya. Bale, ito yung katawan ng saging. Putol-putulin natin siya. Ito, kahit marami kang ilagay na dahon ng saging, yung dahon na tuyo o itong katawan ng saging, basta bahagi ng saging, pwede mong ilagay dito. Bakit saging ang nilalagay dito? Kasi tamo yung mga strand ng katawan ng saging. Sumisipsip ito ng tubig. Yan. Ngayon dito, ang iti-treat niya dito ay yung chemical ng simento dito sa pond natin. Kasi syempre, yung pond natin gawa sa simento, kaya may mga chemical yan. So, yun yung ngayon sisipsipin na itong katawan ng saging o kaya dahon ng saging. Then, pag na-treat na natin, syempre, itatapon natin ito. Kasi pag nababad, ito, pag nalagyan na natin ng tubig, nababad siya, ang mangyayari dyan, ay malilipat yung chemical dito sa tubig. At siya naman ang trabaho nitong katawan ng saging o dahon ng saging para sipsipin yung mga chemicals. Yan, ganyan natin. So yan mga paps, kunin natin yung 1 meter water level nito para sa ganon ay mababad niya hanggang dun sa level na nilalagyan natin ng tubig. Minsan ang tanong kasi nung iba, bakit kailangan nating i-treatment yung tubig nito, eh galing naman yan sa deep well o kaya sa poso. Hindi naman yung tubig ngayon ang tinitreat natin dito. Ang tinitreat natin dito, yung chemical na nanggaling doon sa simento, yun ang sisipsipin ng ating katawan ng saging. So yan mga paps, hanggang kailan ba natin ibababad itong mga katawan ng saging dito? So ang duration yan, which is pwedeng 7 days na nakababad siya. Para sigurado tayo na ma-absorb na niya yung mga chemical compounds dyan. Kung makita mo na within 7 days, ay meron na siyang nabuhay na kitikiti. Yung anak na lamok. Ibig sabihin yan, mabubuhay na ang hito. Pero pwede mo pa namang gawin yan hanggang 21 days. Mas okay nga. Yung nga lang, syempre, yung mga kitikiti mapipisa. Pero ang gagawin mo dyan, pagkatapos ng 7 to 21 days o 7 to 14 days na treatment mo yung tubig mo dito sa pond, mas maigi dyan, i-drain mo yung tubig. Pagpalit ka ng bagong tubig. Ngayon, kung may time ka pa, ulitin mo ulit yung ganito. Pero okay na yun dapat eh. Hindi ko naman sinasuggest na ulitin mo yung ganito proseso. Pero kung gusto mo lang, ulitin mo ulit, babadan mo siya ulit. Then kapag ka meron na uli siyang nabuhay na kitikite, ay kahit hindi mo napalitan yung tubig, tanggalin mo na lang yung mga binabad mo na yan. Okay na yun. Then lagyan mo na siya ng fingerlings. Yun namang mga kitikiti na yan, pagkain naman na ng hito yan. Kakainin nila lahat yan. So walang mapipisa ni isa dyan, kasi kakainin lahat ng hito yan. So ganun lang mga paps ang simple traditional way ng water treatment dito sa tubig bago ka maglagay ng hito. So thanks for watching
And sana masubaybayan nyo yung aking pag-aalaga ng hito. Ito sa ating bagong concrete pond. Ito yung ating square pond. Then, meron pa naman tayo dyan isa yung circular pond. Yan, yung ongoing ang construction natin. Sana nakapagbigay naman ako ng konting impormasyon sa ating mga baguhang mag-aalaga ng hito. Although ito na feature ko na nung mga unang videos ko pa. Pero inulit ko siya kasi bago yung aking pond. So ito na yung ano, yung dati na pond ko. Tinakpan ko siya ng dahon ng nyog para hindi lang direct yung sunlight kasi masyadong mainit. Ang pakiusap ko po sa inyo, patuloy na suportahan po ninyo yung aking channel. At yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka pwede naman na subscribe. Tapos pindutin nyo rin yung notification bell. At least, ma-update kayo kung meron akong bagong video, kung meron akong bagong information na gustong i-share sa inyo, ma-update po kayo. Maraming salamat po and babush!